isa na namang suno sumiklab sa isang condominium sa Binondo, Maynila kagabi. Sa taas ng gusali, hindi abot ng fire hose ng mga bumbero ang apoy. Sa gitna ng sunog, isang bumbero pa ang naospital matapos hindi makahinga. Ang kabuuang detalye sa insidente yan, ihahatid maya-maya lang. Magandang umaga ngayong May 7, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Hindi makataong search and inspection sa mga dalaw sa maximum security compound ng Lubilibid Prison, ibinunyag mga babaeng bisita, kinapkapan at pinaghubad pa. Ilang motorista huli na namang dumaraan sa EDSA busway, isang rider sinubukan pang tumakas. Pinakamatinding init na makakaranasan ngayong summer, nalampasan na natin mga Pinoy ayon sa PAGASA. Alok umanong ceasefire para matigil na ang bakbakan sa Gaza, tinanggap ng grupong Hamas. Pero ang Israel, tila naghahanda para sa panibagong opensiba. Pinay racer Bianca Bustamante nakuha na ang kauna-unahan niyang podium finish sa F1 Academy Racing sa Amerika. Atong hayaan ang fur baby na tila pikon na sa pangiinis ng kanyang mami. Dumulog sa Commission on Human Rights ang mga asawa ng ilang inmate dahil umano sa hindi makataong body search na ginawa sa kanila nang bumisita sa maximum security compound ng Lubilibid Prison. Bukod kasi sa pagkapkap, pinaghubad at paulit-ulit pa raw silang pinag-squat ng mga bantay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Personal na dumulog sa tanggapan ng Commission on Human Rights ang dalawang asawa na mga political prisoner kahapon. Para ireklamo ang hindi raw makataong body search na ginawa sa kanila nang bumisita sa maximum security compound ng Lubilibid Prison sa Muntinlupa. Kwento ng isa sa nagreklamo, April 21, nang bumisita siya sa Bilibid para dalawin ang mister. Pero bago papasukin, pinapirma muna siya ng waiver ng Inmates Visitation Services Unit para kapkapan. Tumutol pa raw siya noong una at nagbantang magrereklamo. Pero kalaunan, pumayag din siyang pumirma para lang makita ang asawa. Halos mangiyak-ngiyak at manginig pa daw ang ginang na simulang kapkapan at pahubarin ng kanyang mga saplot. Pati ang suit daw niyang panloob, hindi pinilagpas. Ganito rin daw ang naranasan ng isa pang misis ng political prisoner na dumalaw din sa Bilibid noong March at April. Pinahubad at ilang beses din daw siyang pinaisquat at ilang ulit pang kinapkapan. Sinusubukan pa rin ng News 5 na kunan ng pahayag ang Bureau of Correction tungkol sa issue. Pero ayon sa grupong kapatid, nasamahan ng mga kaanak at kaibigan ng mga political prisoners, iligal ang ginawang body search. Bagamat may pinapirma ang waiver, may tutuling pa rin daw na pang-aabuso ang ginawa ng mga tauhan ng Bilibid. Lalo't labag na sa pamantayan ng United Nations, ang labis-labis na body search na ginagawa sa mga biktima. Dahil dito, dadalhin na rin ng makabayan block ang issue sa kamera. Gusto nilang paimbestigahan sa kamera ang sobra-sobrang body inspection na ginagawa sa Bilibid na may tuturing na raw na harassment sa mga kaanak ng bumibisita. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kaugnay naman ang balitang yan, makakausap po natin ngayon via Zoom ang ilan sa mga bisis ng mga prisoners po na nag-file ng kanilang complaint. Tawagin na lang natin sina Maricel at Gloria. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Magandang umaga po. Maricel at Gloria, nakita na natin kanina sa naunang storya, no, yung mga naranasan nyo. Pero pwede bang pakikwento lang ulit itong ano ba yung inyong naramdaman at paano ba ginawa itong body search sa inyo kaya nag-file, kailangan ninyong mag-file ng complaint sa CHR? Siguro unahin natin si Gloria. Sa akin po, maraming beses naman na po akong nakadalaw doon sa asawa ko para maghatid ng pagkain, ng gamot.
Pero noong September 21, yun nga po yung naranasan ko na halos talagang hindi ko matanggap talaga yung nangyari sa akin na kailangang tanggalin yung ano, yung itaas yung damit, tanggalin yung bra, tapos alisin yung underwear, pinahubad, pina-squat ng 3 beses, pinatuwad at pinabuka ang private part para makita yung sinasabi, para makita kung may illegal daw na tinatago. Ganun po yung nangyari na talagang ang hirap tanggapin sa loob yung naranasan ko. Kaya simula po nung September 21, hindi pa po ako dumadalaw sa asawa ko kahit gusto ko mampuntahan dahil ayoko hong maranasan muli yung ganung body searching na ginagawa nila. Kahit na sinabi ko na asawa ko ng political prisoner, wala akong dinadalang illegal, wala akong karanasan at wala akong record na magpasok ng kontrabando. Dahil sumusunod naman po kami dun sa mga sinasabi nilang bawal na isinadalhin sa loob kahit na sa mga pagkain na ipinagbabawal, hindi po kami nagdadala noon kapag wala pong request na ina-approve ng UCOR. Gloria, linawin ko lang yung sinabi mo, September 21 pa ito. So mula noon hanggang ngayon? April. April 21. Okay. Puntahan ko naman itong si Maricel. Pareho ba yung naranasan mo katulad dito kay Gloria? O ano yung naramdaman mo habang ginagawa yung body search? Yes po, ma'am. Ganyan din po sa naramdaman niya. Sobrang trauma po ang dinulot nito sa akin. At gaya niya, mula po noon, hindi pa rin ako bumibisita sa asawa ko. Kahit na alam kong walang nagdadala ng pagkain doon, walang ano. Talagang hindi po ako makabisita dahil hindi ko talaga kayang humarap pa ulit sa kanya ng gano'n. Kasi mas matindi po ang naranasan ko kaysa kay Ma'am Gloria. Kasi ako po, pinahubad po talaga ako ng t-shirt, pants, panty at ano, bra. Tapos pina-squat ako ng 10 times, pinatalon, pinalundag pa ako. Tapos tsaka pa pinatuwad, pinabubuka yung sa puwet. Dapat kita daw yung butas ng puwet at butas ng ari. Kaya sobrang trauma po nito para sa akin. Mula po nun, hindi talaga ako bumalik doon sa asawa. At yung sinasabi nyo, ngayon nyo lang naranasan ito nung dumalaw kayo nitong April, no? Pero balikan kita, Gloria, pinaliwanag ba sa inyo ng maigi kung bakit kailangan gawin yan? Kasi sinabi mo nga, first time eh. Doon po kasi sa pinirmahan po namin na waiver, wala naman pong detalye kung ano pong klaseng searching ang gagawin. Pero ang sabi po, ganun daw po ang utos mula sa taas, makaraan ang isang linggo, yun na daw po ang pinapatupad. Pero dahil nga po doon sa nais kong makausap at makita yung asawa ko, napilitan ho akong mag-sign doon sa waiver. Pero yun nga po, talagang parang ang hirap po sa loob na tanggapin po parate kung ganun po yung magiging kalakaran doon sa tuwing papasok kami. O ako. At maging sa mga anak ko po na din ako na hindi sila papuntahin doon patulad ng pagkaganon yung mangyayari sa kanila. Yung umabot po sa punto na ito po, kinailangan kayo mag-file ng complaint sa CHR, Commission on Human Rights. Bakit po naramdaman nyo na kailangan nyo nang gawin yan? Kasi itong si Maricel, sinasabi niya, traumatic for her. Ano, Maricel? Yes po. Ba't kailangan nyo mag-file na? Go ahead. Kasi po may anak din po ako, dalawang babae. So yung bunso ko po, hindi pa talaga niya nakikita yung father niya. Gatong nakulong siya. Pero ngayon po, yung panganay ko rin po, hindi ko po mapapunta doon kasi ayoko pong maranasan nila eh. Sa kabila ng sobrang pagka
pangungulila namin ng mga anak niya sa kanyang ama. Hindi ko po talaga kaya na dalhin sila doon para magdulot din ng trauma sa kanila yung gagawin pa ng searcher na ng viewport. Gloria, yung sinasabi mo no na parang na-violate din, pakiramdam niyo ba na-violate din yung inyong mga karapatan? Kasi talagang pinaghubad pala kayo, pinagtanggal kayo ng underwear. Sabi niyo pa, pinatuwad. Opo, dahil sa palagay ko po, talagang labag po sa ano ko, sa bilang isang tao po, yun na lang kasi yung parang sa pakiramdam ko, yun na yung ano ko eh, yun na lang yung natitira para sa sarili ko. Yung parang dangal ko, nawala, nahihiya ako dun sa sarili ko, nahihiya lalo ako dun sa kaharap ko na pinapanood ako, tinitingnan yung mga private part ko ng ganun. Kaya ano po, nag-isip po ako na talagang magpatulong sa human rights. Humingi po kami ng tulong dito. At kasama po, kasama ng ano, na support group ng kapatid, friends, families and friends for political prisoners. Humingi po kami ng tulong sa kanila para kung sakali naman sana na humihingi kami na sana ay mawala yung ganong body searching sa mga katulad namin na pamilya ng mga political prisoners. Dahil sa totoo lang po naman, hindi po talaga kami nai-involved sa mga ganoong kaso, lalo na sa droga. Tumutulong pa nga po kami para magpaliwanag na hindi dapat masangkot sa ganyang mga kalakaran o nangyayari sa ating paligid. Huli na lang po. Ganun po yung mararanasan namin. Para po sa inyong dalawa, baka po may ito na, nakarating na sa CHR, nagsabi na rin po yung ilang kongresista, party list representatives, na iimbestigahan, gusto nilang imbestigahan ito. Pero ano po, ang panawagan nyo rin naman doon sa mga mismong opisyal ng Bureau of Corrections, particular kay Director General Gregorio Katapang. Maricel and then si Gloria. Ako po, sigilan ang ganitong uri ng, umbaga, yung searching sa mga kababaihan, lalo na kung katulad namin, kami naman po ay alam nila na kami ay hindi nai-involve sa ganyang mga kaso. Kasi mula umpisa po, talagang kami, kung tutuusin, ang asawa ko nakulong dyan nang walang kasalanan, walang kaso. Gawa-gawang kaso nila pinlanted ang asawa ko ng barel, kaya nakulong siya at nakonvict dyan. So nagdudusa ang asawa ko sa hindi niya kasalanan ng 3 taon na. Pero ngayon, parang kami may kasalanan pa rin para parusahan nila ng ganyan. Kaya ang panawagan namin sa kanila, itigil nila ang ganitong uri ng searching para sa amin. Gloria, anong panawagan niyo? Linawin ko lang muna, babae yung gumagawa nitong search and inspection sa inyo? Babaeng officer? Yes po. Okay. Gloria, yung panawagan niyo na lang sa Bucor officials? Ang panawagan ko po, lalo na kila Sir Katapang at sa iba pang mga higher official po ng Bucor, itigil na po sana yung ganitong body searching sa mga katulad po namin na hindi naman po nai-involve sa mga kasong at hindi nagpapasok ng mga kontrabando. Pwede naman po nilang isyuhan kami ng gate pass or ID na para magkaroon ng pagkakakilanlan na kami ay mga relative, asawa at kaibigan ng mga political prisoners, para hindi naman po kami ituring ng mga parang mga kriminal sa ganung mga pamamalakad po nila. Okay. Kung hindi po talaga nila maiwasan na mag-body searching, siguro po i-selected naman, wag naman po lahatin. Hindi naman po kami ganun na nasasangkot sa mga ganyang mga illegal na ano, na gawain. Marami po salamat sa pagtanggap ng... Okay.
Maraming po salamat sa pagtanggap ng aming tawag, Maricel at Gloria. Sinusubukan naman po namin kunin ang panig ng Bureau of Corrections Chief na si Gregorio Katapang. Sa ibang balita, tinanggap na ng grupong Hamas ang alok na ceasefire para matigil na ang gyera sa Gaza. Pero iba naman ang sinasabi ng Israel na bukod sa tutol sa ilang probisyon ng ceasefire, ay tila naghahanda rin para sa isang malaking opensiba. Nasa frontline na balitang yan, si Juan Gualvez. Ito ang huling santuario para sa higit 2 milyong residente ng Gaza. Makikita ang isang truck na bumubusina habang naghihiyawan ng mga tao na karamihan ay mga kabataan. Ipinagdiriwang nila ang pagtanggap ng Hamas sa isang ceasefire proposal at pagpapakawala ng mga hostage. Sa ilalim nito, magkakaroon ng 3 phases sa panukala. Sa unang phase, ipatutupad ng 42 araw na ceasefire period. Magpapakawala ang Hamas ng 33 Israeli hostages kapalit ng pagpapalaya ng Israel sa mga Palestinian na ikinulong. At pangatlo, papayagan ng malayang paggalaw ng mga Palestinian mula South hanggang North Gaza at bahagyang aalisin ng Israel ang kanilang militar sa lugar. Sa ilalim naman ng Phase 2, magpapatupad ng 42 araw ng sustainable calm. Tuluyang pag-alis ng mga sundalong Israeli sa Gaza at pagpapalaya ng Hamas sa mga Israeli reservist at ilang sundalo kapalit ng pagpapalaya sa mga ikinulong na Palestinian. Sa Phase 3 naman, tatapusin ang palitan ng mga hostage at sisimulan ng pagtatayo muli sa mga nawasak na lugar base sa planong babantayan ng Qatar, Egypt at United Nations. Sa Phase 3 rin, tuluyang aalisin ang mga harang sa Gaza Strip. Pero ang Israel, hindi pa pumapayag sa proposal na ito. Pinalabnaw na bersyon lang daw kasi ito ng isa pang panukalang inihain nila at may mga puntong hindi nila matatanggap. Katunayan, patuloy pa rin ang operasyon nila sa Gaza kung saan binomba nilang nasa 10 gusali nitong weekend. Nagpakalat na rin sila ng mga abisong nag-uutos sa mga Palestinian na lumikas mula sa Rafah. Ang problema, wala na rin mapuestuhan sa mga lugar kung saan pinapupunta mga pinapaalis na residente. Tila paghahanda ito para sa malawakang opensiba sa mga kuta ng Hamas. Git ng militar ng Israel, pinag-aaralan nilang mabuti ang lahat ng negosasyon para sa pagpapalaya sa mga hostage. Pero magpapatuloy pa rin ang presensya nila sa Gaza Strip. Ilang mga Israeli naman nagprotesta nitong Lunes ng gabi para ipanawagan sa gobyernong tanggapin ang proposal. Kabilang sa mga nakisa sa pagkilos, ang mga kaanak ng mga hostage ng Hamas. Git nila, ito ang tamang hakbang para maibalik sa kanila mga mahal sa buhay. Nasa 100 bihag pang hawak ng Hamas sa ngayon ayon sa Israel. Hostages have no more time. We cannot wait. This delaying tactics, huge dragon cannot continue even one day longer. We need them home now and we need the Israeli government to do the right thing and agree to the hostage deal. Sa pinakahuling tala ng Gaza Health Ministry, higit 34,600 na ang namatay na Palestinian habang higit 77,000 naman ang sugatan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa gitna ng gulo sa Israel, 61 pang mga Pinoy na galing doon ang inaasahang uuwi sa Pilipinas ngayong Linggo. Sabi ng Department of Migrant Workers, nakatakda silang lumapag sa NAIA sa Webes, May 9. Sabi ng DMW, ito na raw ang pinakamalaking grupo ng OFW sa Israel na nagdesisyong umuwi. Daan-daang Pinoy na ang inuwi galing Israel mula nang pumutok ang digmaan Oktubre noong nakaraang taon. Sinusulong na rin ng mga mambabata sa kamara ang pagbabalik sa dating school calendar ng pasukan para maiwasan ang suspensyon ng klase tuwing tag-init. Handa naman daw gawin niya ng DepEd, lalo't may direktiba na rin sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Dahil sa kaliwat ka ng suspensyon ng klase, bunsod ng matinding tag-init, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang naglabas ng direktiba na ibalik na sa dating school calendar na June to March ang pasukan para bakasyon ng mga estudyante tuwing tag-init. Hopefully by next year, yes. With the El Nino being what it is, every day you turn on the news, F2F classes are canceled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan ng kailangan na siya. I think it will be better for the kids.
Kahapon, inadopt na rin ng Kamara ang resolusyon para himukin ng Department of Education na ibalik sa dating school calendar ang pasukan mula kinder hanggang senior high school. Ayon kay House Committee on Basic Education Chairman Roman Romulo, mas mainam ito para hindi nahihirapan ang mga estudyante at guro. Sobrang init. And because of that, hindi ho magpropromote ang quality education yon. Kawawa rin po yung learner. Kung DepEd naman ang tatanungin, handa raw silang sundin agad ang direktiba ng Pangulo. Katunayan, may apat na proposal silang sinumite sa palasyo kung paano ibabalik sa dati ang school calendar. Kabilang sa proposal nila ang aggressive option o tapusin agad sa March 2025 ang papasok na school year para Hunyo na agad magbubukas ang klase sa susunod na taon. Now that the President has made the statement earlier, tayo naman po sa department, as we said, we will abide by the decision of the President on the matter. We will just await advice from the Office of the President if there will be a meeting or if any presentation is necessary. Suportado naman ng grupong Teachers Dignity Coalition ang direktiba ni PBBM. Ayon sa grupo, hindi lang daw kasi mga mag-aaral ang nahihirapan kapag may klase tuwing tag-init dahil kahit ang mga guro, nagkakasakit na rin. Yung extreme heat, no? Kasi well, marami sa ating mga teacher natin, ano? 40s, no? Above 40s. No? So medyo may mga iniinda na din ito ng mga karamdaman, no? Doon sa aming survey, no, ang top, no, na reklamo ng mga guro ay yung high blood, no, yung pagkahilo, no, pagsakit ng ulo. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod. Bahagi ng isang condominium na ginawang imbakan sa Maynila na sunog. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala, ilang motorista huling dumaan sa EDSA busway kahit bawal. At patindi ng patindi na init ng panahon, tapos na ayon sa PAGASA. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Panibagong araw, panibagong sunog na naman. Kagabi, isang condo unit sa Binondo, Maynila ang nilamon ng apoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kinakailangan dumiskarte ng mga bomberong ito para mapatay ang sunog sa isang unit sa ikawalong palapag ng isang condominium sa May Cambay Street sa Binondo, Maynila. Dahil may kataasan ang nasusunog na bahagi ng condo, binombahan nila ng tubig ang unit mula sa katabing gusali. Ayon sa mga otoridad, bandang alas 9 kagabi nang sumiklab ang sunog. Napag-alamang imbakan pala ang kwarto ng karton at plastic materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. Nahirapan din silang akyatin ang mismong unit sa tindi ng usok. Isang kwarto lang naman yung involved. Kaya lang storage room kasi ito, so ang mga laman, ang mga stocks niya bagong puno siya. So puno siya ng mga gamit, ang mga nadaanan namin, mga plasticwares, plastic balloons, so kaya ganun ka itim yung usok niya. Hindi naman inabot ang mga katabing unit dahil sa magandang supply ng tubig at sa mga tumulong na fire volunteer. Isa sa mga volunteer ang kinapos ng hininga sa gitna ng pagresponde sa sunog at agad dinala sa ospital. Kinapos siya ng hangin, napatawag naman natin kaagad yung EMS natin. Andun ako nung nangyari yon, so nahila kaagad siya at na-treat naman agad ng EMS natin. Nabigyan naman kaagad siya ng oxygen.
May dalawa ring kawani ng Bureau of Fire Protection na bagyan na sugatan sa sunog. Alas 4 ng umaga na idiklarang fire under control ang apoy. Nagsasagawa na rin ng overhauling ang mga bumbero para hindi na kumalat pa ang apoy. Inaalam pa mitsa ng sunog at kung magkano ang pinsala nito. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Pinaghuhuli-ulit ang mga motoristang nagpumilit dumaan sa EDSA busway. May sinubukan pang tumakas habang ang isang natikitan na huli na rin pala kahapon. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Maagang pinantayan ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang sa southbound lane ng EDSA busway sa Santolan kanina. Unang sampulan ng ambulansya na ito na bumibiyahe papuntang Taguig kahit wala namang sakay na pasyente. Napag-alamang nahuli na rin siya sa parehong violation kahapon. Doon nag-alanganin po kasi ako doon kasi puno, sir, yung ano, paglagpas ko ng barikada. So hindi ako nakapasok. So, kaya nga bumabalik ako sa loob. Wala po tayong magagawa kung tutuloyan tayo ni sir kasi sinunod ko lang yung kaway niya. May nahuli rin dalawang motorcycle rider. Pinagilid sila para matiketan. Pero ang isa, sinubukan pang tumakas. Agad naman siyang naharang ng mga enforcer. Kasi medyo nanon kanina eh, nalanganin na ako. Pero alam niyo bawal? Opo, opo. Huli rin ang isang nagmamaneho ng kotse. Katwiran niya. Nag-overtake lang po, nagmamadali. Tangi mga EDSA carousel buses, emergency vehicles, gaya ng fire trucks, ambulansyang may dalang pasyente, at police vehicles ang pinapayagang dumaan sa busway. Pinapayagan rin ang sasakyan ng Pangulo, pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice. 5,000 piso ang multa para sa unang paglabag ng pagdaan sa busway. Tataas yan sa 10,000 pesos at 1-month suspension ng lisensya sa second offense at 20,000 pesos at isang taong suspension naman sa third offense. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Nakukulangan ang pamilya ni Percy Lapid sa naging hatol ng korte sa self-confessed gunman sa krimen na si Joel Escorial. Pumayag lang sila sa plea bargain agreement sa pag-asang lumabas ang katotohanan sa pagkamatay ng broadcaster. Nagbabalik si Hannibal Talete. 8-16 na taong pagkakulong. Yan ang naging sentensya ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 254 sa kasong murder ni Joel Escorial, ang umaming gunman sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Una nang hiniling na Escorial sa prosecution ang plea bargaining agreement para mapababa ang kanyang sentensya. Pero sa huli, hindi ibinaba sa home site ang kaso. Yun nga lang, binigyan siya ng mas mababang sentensya. Kung walang plea bargaining, maaari sanang parusahan si Escorial ng reclusion perpetua. Ang pamilya Mabasa, nakukulangan sa naging hatol ng korte. Pero sinangayunan na rin nila ang plea bargain sa pag-asang malaman ang katotohanan sa pagpatay sa broadcaster. Ito ay masakit din sa amin. Subalit kami ay pumayag na dahil sa aming pagustuhan na makamit yung katotohanan. Ito ay susubukan natin na marating na sa mga susunod na panahon ang aming tungkulin ay ilahad kung sino po ang mga nasa likod ng kaso na ito. Mananatili si Escorial sa PNP Custodial Center habang nililitis pang isa pang tinukoy na kasabwat sa krimen na si Christopher Bakoto. Muli raw haharap sa korte si Bakoto sa June 24. Iniutos din ng korte sa council ng isa pang suspect sa krimen na si dating Bureau Superintendent Ricardo Zulueta na payagan ang hiling ng prosekusyon na ma-autopsy ang bangkay nito. Namatay si Zulueta sa Bataan Peninsula Medical Center dahil sa heart failure. Pero may ilang nagdududa sa kanyang tunay na ikinamatay. Mismo ang Department of Justice ang isa sa mga nag-utos ng investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Zulueta. Binigyan ng huwes yung abogado ni Zulueta ng pagkakataon na sagutin ang aligasyon ng prosecution. Kaya dito ay dadaan pa sa isang masusing proseso. Patuloy namang pinaghahanap ang itinuturong mastermind sa krimen na si dating Bucor Chief Gerald Bantag. October 3, 2022, nang mamatay sa pamamaril si Percy Lapid na pauwi na sana noon sa kanyang bahay sa Las Piñas. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dahil magbabalik pa ang frontline sa umaga.